araw sa ating lahat. Saan man kayo sa mundo, mga kapatid, kabarangay, kapamilya, kapuso. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano sinagot ni Senador Amy Marcos, yung isang reporter, kung may kinalaman ba yung mga Marcoses, siguro si Bongbong or si Amy, sa pag-withdraw ni Bongo. Kasi yun ang haka-haka ng ibang mga tao na may kinalaman yung mga Marcoses sa pag-withdraw ni Bongo. So, panoorin natin ang sagot ni Apo Senadora Amy Marcos. Okay? At saka, kung bago pa kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at saka pindutin yung notification bell para sa gawin naman ay dumami ang ating subscribers. At sa ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo. Medyo hindi tayo nag-active for a while. So, ngayon, bumabalik tayo sa pagka-YouTube at sana tulungan yung dumami naman ang subscribers ko sa aking George R. Vlogs. Maraming salamat po. Thank you. Osman. Hindi, dadagdag ko lang. The province is doing its best pero under very constricted circumstances kasi sariling budget lang ng local. Kung ano man, sana dumami hanggang sa susunod na taon dahil sa Mandanas. Pero sa kabila nun, kung meron kang congressman na talagang masigasig at talagang nandyan yung puso at diwa ng tao, eh talaga namang malaking bagay yon. Magtulungan tayo mula sa itaas, kung yung Pangulo, eh talagang tutulong. Yung Vice, tutulong din. Ako nasa Senado, si Sandro nasa Kongreso. Unity niyan na buong buo, masusuportahan yung mga ginagawa sa lokal na kinakailangan palawakin talaga at padamihin. Right now, bilang committee chair ng Economic Affairs, nagde-data gathering ako at sana mauna na Ilocos Norte, nangongolekta tayo ng mga datos kung sino yung pinaka-hardest hit. At alam naman natin kung sino yung hardest hit, di ba? Yung mga arawan ng bayad, yung mga hindi na makapag-pasada, hindi na namamasada, eh syempre arawan yun. Basurero, ayan, wala naman sa listahan din yan. Yung mga arawan lang talaga ang bayad o for peace ang bayad. Talagang walang kinikita. Sino pa yung mga hardest hit? Siyempre, number one, yung mga namatayan. Ayun, yun ang talagang masaklap. Namatayan ng lalo na kapag wage earner. Yung hirap din, yung mga naimpektaran. Yan talaga problematic din. Pagkatapos, yun yung mga nasisante sa trabaho. Maraming trabahong nawala. Tumakbo ako in 2010, if you recall, Manang Amy equals trabaho. Naku po, eh ngayon, medyo we had a few good years, like the governor said. Eh ang problema na wala yung mga trabaho, lalo na sa turismo, sa transport, sa komunikasyon, ang daming trabahong nawala. Masaklap talaga. So, eto nga, nag-uusap-usap kami. Unang-una, i-focus natin lahat ng efforts at mag-data gathering, mag-collection tayo ng datos at pangalan nung mga sektor, higit sa lahat, mga kumpanya, mga family-based cottage industries, mga individual na talagang tinamaan ng labis-labis. Ano ang gagawin natin sa datos na yan? Unang-una, i-identify at tulungan lahat ng family industries, yung mga MSMEs na tawag. Kung kinakailangan magbigay ng subsidiya sa mga plantilya nila para hindi mawalan yung trabaho at hindi magsara, gawin na po natin. Sabi nila sa akin sa Senado, akala daw nila Ilocano kuripot. Kuripot sa lugar. Eh ngayon, nataghirap. Wala nang kurikuripot, wala nang bilang-bilang. Basta all mind to give na ang style ngayon. Tulong na lamang para sa MSMEs. Kailangan tuloy-tuloy buhayin natin ang turismo. Ikalawa, binanggit na ni Sandro yung Wi-Fi. Ang tanging pag-asa natin ay yung connectivity. Kapag hindi tayo nagkakarinigan, walang mangyayari. Pati agrikultura, alam naman natin si Gob. Nagbebenta, pati abokado, kung ano-ano na lang online, para lang makabenta. Tulad ng ginagawa ko noon, nagbibit-bit ng kung ano-anong produkto sa Quezon City. Ngayon, online, pwede nang gawin. Ang laking pakinabang.
at saka yung medyo moderno na internet. Kasi napakarami pa rin di nakakapag-aral, hindi mabuksan ang mga eskwelahan. So we need to open the schools. The moms, the dads, all the families need to get back to a new and real normal. Ikatlo, maliban dyan sa family-based subsidies, ikalawa, yung sinasabi natin yung internet na kailangan palawakin at pagtibayin, yung ikatlo na kinakailangan gawin na siyang sinasabi ni Sandro kanina, yung mga bagong produkto sa agrikultura. Hindi tayo pwedeng ma-stock up sa mga raw products, raw material. Kailangan i-develop natin, i-proseso, i-value adding natin, ayusin ang value chain. Nakita naman natin, sa Batak, nagsusunog ng gulay. Sa Manila, namamatay ng gutom sa Quezon City at pila-pila ang community pantry. Nakita natin na talagang may problema sa biyahero, sa pagtuhog. Ibalik ang kadiwa, ang Nutriban, para yung kagutuman ay mawala. So ito yung mga pitch natin at kinakailangan natin buong-buo itong All Ilocano Unity. At mula sa itaas, kay Bongbong at kay Inday Sara, na higit pa siguro sa honorary Ilocana. Ihirit lang ako kasi tinanong ako sa Manila, ang pagkaintindi natin nung umpisa, good na tayo pag na-vaccinate. Eh nakita natin, napakaraming mutations, lalo na itong bago, na napakaraming pinagkaiba, na ang maliwanag, kahit may bakuna na tayo, kahit sabihin, ma-booster na tayo, test pa rin. Test pa more ang kinakailangan. Dapat sana magkaroon ng massive testing effort na libre at tunay na reliable. Yun ang kinakailangan natin ngayon. Dahil hindi lang talaga bakuna pala, kundi i-testing, i-isolate, i-treat. Pero marami ng magandang balita. Yun nga lang, susunod tayo sa patakaran. Marami nga nagtatanong, ano daw mangyayari sa eleksyon? Dahil super spreader. Miski yung napakaganda nating caravan, maraming sumisita na super spreader at natatakot. So we have to be very careful that in the midst of this enthusiasm and all our efforts to show support, we should still maintain the health protocols. How we're going to do that is not going to be very easy. Thank you, ma'am. Ronald, may tanong pa. Good morning to everyone. Going back, ma'am, sa pag-withdraw ni Bongo, may hiniling ba sa grupo ninyo yung kanyang pag-withdraw at makikita nyo ba yung full support ni Senator Bongo at President Duterte sa kandidatura ni BBM po? Magulo pa ang balita, no? Kasi breaking news lang siya kanina bago kami pumunta rito. Sasabihin ko ang totoo. The reality is, we were absolutely heartbroken by the almost violent reaction of the president. But we are not the enemy. That is very, very clear. We've been allies, we've been supporters, and it goes way back. The president's father was a distinguished member of my father's first cabinet. And really, we have been very, very grateful to the president for the many, many blessings he has brought upon not only Ilocos Norte but the entire Philippines. Kaya sa amin, sana magbago rin kung nagkaroon ng tampuhan o nabigla kay Mayora at sa amin, eh sana maintindihan na lamang at tuloy-tuloy natin ipursige ito. Ngayon, itong tungkol sa pag-withdraw, ang sinasabi ko lang sa lahat ng kandidato, hindi turo ng aking ama ni Apo Lakay ang pagiging galit o paghihigante. Do not get angry, least of all, do not get even. Revenge is God's, it's not ours. So ganun, makikita naman ninyo sa dinami ng batiko sa amin, sa dami ng pagtutunggali, hindi naman kami nagre-rest back, hindi naman kami bumabalik. Kasi ang turo pa nga ng nanay ko, kill them with kindness. Eh, labis-labis yun. Walang kaawa yun sa mundo. Mabait talaga yun. At saka, bibigay lahat. Kaya't
Para sa amin, kung may mag-withdraw man lang o nagdadalawang isip, huwag kayong mag-alala. Wala kaming kinagagalit, kinatatampo, kinahinanakit. Wala kaming ganun. Kasi talagang that's really not Marcos style. We just don't do that. In the first place, Apo Marcos, nanipod pa kay Apo Presidente, ken dagitoy bunganan ni Ma'am Amy, ni Sir Bongbong, tapos ni Sandro, ken ni Govmat. They lead by example. Tapos action ti yanti strength da. Si Sir Sandro, sir. like I said, tungkol sa sinabi ko kanina, sana naman po, no? Lagi ko naman 'to sinasabi, hindi niyo lang na wag niyo lang itingin ang aking apelyido, itingin niyo din ayoko lang maging kilala bilang isang kandidato na Marcos kundi kandidato na Sandro. Dahil kung makikita nyo naman ang aking pinag-aralan, ang aking pinagdaanan sa buhay, aking naranasan, makikita naman na ako po ay handa na maging diputado, ako po ay handa makipagsirbi sa aking pensya. At lagi naman nila sinasabi at pinag-iikot nila ay masyadong bata si Sandro para maging diputado, ay masyado pang he's too young. Pero alam mo nga po, dalawang taon na po or malapit ng 3 years ako nagtratabaho sa House of Representatives. Ang pinag-aralan ko king master's degree ay economics and development economics, international politics po with honors ang pinag-aralan ko bilang undergraduate. At sa tingin ko naman po at inaasahan ko po na makikita nyo na lahat ng pinagdaanan ko sa aking buhay ay sinipagan ko at ginalingan ko po. At ang pangako ko po sa lahat ng aking mga kakailian ay kung bibigyan nila ako ng pagkakataon para makipagserbi sa kanilang lahat, ay gagalingan ko din ang pagkaserbi ko sa kanilang lahat ako. Thank you, Sir Sandro, our governor. Yeah, good morning once again to everyone. Well, kagaya ng sabi po namin kanina, I just like to caution everyone, no, this Christmas na sana maging safe po tayo. Kasi ayaw naman natin na masaya ang Christmas pero January naka-isolate tayong lahat, 'di ba? Baka hindi worth it. Masaya ang Christmas pag New Year isolated at lockdown lahat, no? So wag naman. But as I said, I promise na we will avoid lockdowns and isolations as much as possible. And also siguro kasi medyo campaign mode na yata lahat, no? Maybe we can ask na lang, especially sa mga towns, no? Sa mga cities and sa munisipyo, na technically wala pa tayo sa campaign season, no? Technically wala pa tayo sa election season. So siguro tulong muna bago politika, no? Progress over politics muna. The election is still a good half year away. So let's continue to do our work to serve our fellow Ilocanos muna. And if you're not vaccinated, please get vaccinated. And in-approve na rin ng DOH ang pag-umpisa ng mga booster shots natin, which is good news. Thank you, Governor, and advance happy birthday sa kanyang na December. Okay, syempre, belated happy birthday once again. Yes, now, our Senator, Ma'am Aileen Marcos. Gov, sana mag-blow out ka sa aming lahat, ha? Yes. Magdahan-dahan kayo, hindi nagpapakain yan sa Kapitolyo. Gutom ang inaabot namin lahat dyan. Mas Ilocano pa sa Ilocano. So, thank you very much. Yes, I fully and heartily agree with what Governor has said. No more lockdowns. Firstly, we know they do not work. No more lockdowns.
throughout the country. They don't work. And the viruses keep mutating. We can't lock down against viruses. Secondly, alam na natin na vaccination is the most important effort and combined with test. So talagang there are many other options already. At ikatlo, we need to learn to live with the virus. So that's the message really from the very difficult 20 months that we've endured. Ang sa akin na lang, nag-e-endorso na naman ako ng mga bagong kandidato. Kay Toto, bagong luma. Pero sige na lang, bago na rin. Ayan. So, nag-e-endorso ako ng bagong kandidato. I wholeheartedly endorse with the rest of my family, representing my mother, the former First Lady, Imelda Romualdez Marcos, also invoking the support of my brother, former Senator Bongbong Marcos, for Congressman in the 1st District of Ilocos Norte, Sandro Marcos. For Lawag City Mayor, we are proud to present our Vice Mayor, Attorney Toto Lasso. We bring to you a new team because in our thinking, we can do better. We can do much better than we have done in the past. We can do much better in the future. And in the end, Ilocanos deserve our very best.